Hi guys, pangalawang video po tayo, no? So, napansin ko to sa Facebook page, no? Ang dami kasi, talagang totoo pati po ako. Naranasan ko po ngayon, kagabi at kahapon yung tumal. Kung magkano lang po talaga yung benta ko talaga is 1,500 po, no? Pero sa akin is okay lang, ayos lang. Kasi nga, ganito yan guys, no? Ang tumal, dumadaan talaga yan sa buhay ng sari-sari store. Pero pag tumigil ka, hindi mo mararamdaman ang lakas ng sari-sari store mo. So ganun talaga sa isang negosyo. Di ba nga sa mag-asawa, meron tayong tinatawag na nagkakaaway sila, nagkakainisan. Pero pag sumuko ka dyan sa asawa mo, hindi mo mararamdaman yung saya. Na kasi lahat naman kasi ng tao is nagbabago, no? Bigyan natin sila ng panibagong pagkakataon, 'di ba? Ayun po 'yung laging iisipin natin, lahat ng tao ay nagbabago, no? Kaya love, love, love lang. Kaya kung matumal man ngayon diyan, guys, sa inyong tindahan, ayos lang 'yan, no? Hindi araw-araw, ha? Hindi araw-araw blessing, no? Itong vlog ko, ini-inspire ko lang po kayo na mag-move pa, mag-move on na sa matumal ngayon, 'di ba? Totoo 'yan kasi ako nga eh. Sinabihan po ako ng mga barangay dito na hanggang 10 PM lang po talaga ang closing ng mga store dito sa Caloocan. So sumunod po ako eh. Kasi ganun po talaga, dapat sumunod ka. So kanina po is 7 AM po ako nagbukas. Ayun po. So ayos naman yung kita, pero ganun pa rin guys, is konti pa rin talaga yung nabili. So wala tayong magagawa dyan. So isip na lang tayo ng paraan kung paano pa tayo kikita sa sari-sari store, or kausapin mo, chikahin mo yung mga kapitbahay mo dyan, o meron kang tosino dito, meron kang longganisa dito, no? Suggest na lang. And then ang gawin mo guys, ganito guys, no? Mag-chat-chat kayo ng mga kaibigan mo kung ano ba yung mga wala sa kanila, o diba? Ikaw na lang mag-deliver. Ayun ang pinakamaganda rin na strategy para kahit papano may income kam pumapasok sa iyong sari-sari store. So yan, kung may magpapaload sa iyo, hindi makalabas, no? Chat-chat na lang kayo, no? So dapat ganito rin gawin mo guys, no? Dapat kilala mo rin yung tao, mamaya hindi ka bayaran, hindi ba? So iwas-iwas lang din, no? So ayun guys ha, dumadaan tayo sa tumal. Sinasabi ko po yan sa inyo ha, dumadaan tayo sa tumal, no? Think positive lang tayo. Huwag tayong aayaw kasi 'di ba sinabi ko nga sa inyo, no? Dumadaan talaga ang tumal, no? Dumadaan talaga yung tumal na yan, no? Nakakaloka talaga. Pero pagka tumigil ka, no? Hindi mo mararanasan ang lakas ng iyong sari-sari store. So, kapit lang, magdasal tayo. Kasi ayun lang naman talaga yung ano natin eh. Pagdadasal tayo and then gagawin natin, no? Gumawa tayo ng paraan. Kasi ang dasal para malumuwag yung pakiramdam natin, no? Ang paggawa, ayan yung magiging pag-asenso talaga natin, no? Nasa paggawa, hindi lang tayo yung yaw-yaw ng yaw-yaw, ganito, diba? So, nasabi ko lang to ngayon, binlog ko talaga to guys, no? Kasi ang dami po talaga na panghihinaan ng loob ngayon, no? Gawa ka ng way para hindi ka malungkot dyan, makipag-usap ka sa mga kapitbahay mo, kung ano na ba nangyayari dyan sa mundo nyo, sa paligid nyo, diba? Tumingin-tingin ka sa paligid, no? Magmasid-masid ka kung ano pa yung pwede mong pagkakitaan dyan, no? Bakit matumal kasi ngayon, kasi may curfew na kasi talaga hanggang alas 10 na lang po dito sa Caloocan. So ayun po guys ha, gawa tayo ng alternative ways kung paano pa tayo kikita sa ating sari-sari store, no? So sana guys ma-realize natin kung ano ba yung motto natin sa buhay, ano ba yung pangarap natin sa buhay, para magpatuloy pa tayo sa ating sari-sari store. Kasi tayo lang ang makakatulong sa sarili natin. Alam niyo po bang, gabay lang po ang nasa paligid natin. Maski ako, gabay niyo lang po ako eh. Minomotivate ko lang po kayo para magpatuloy pa kayo sa pagsasari-sari store, di ba? Ayun po yung ano ko dito sa vlog ko. Ito po yung vlog ko ngayon, no? Motivational para po sa mga kasari na panghihinaanan ng loob, di ba? Ayun po yun, ha? Wait lang, guys. So meron pa guys, kung walang nititinda sa inyo ng mga merienda dyan, no? Gawa lang kayo ng paraan. Luto kayo ng banana queue, fishball, kikiam, ayun. Kasi dagdag income din sa inyo yan, eh, no? Kesa mag-isip ka ng mga, oy, walang bumibili, walang ganito. Mag-isip ka ngayon ng mga pwede mong ibenta sa sari-sari store mo. Gawa ka ng ice candy, diba?
So lalo na pagka nanay ka, kasi alam ko ang mga nanay yan, practical. Marami silang negosyong alam itinda, 'di ba? Alam sa sari-sari store nila. Kaya ako talaga, guys, mahilig akong pumunta diyan sa page, tumingin sa page, nai-inspire talaga ako sa mga nagbo-boom. Kasi lahat talaga ng negosyo, nagkakaroon talaga ng problema, itatak nyo po sa isip nyo 'yan. Nagkakaroon po sila talaga ng problema. Walang isang click lang na binibigay sa atin, no? Kailangan tayo, mas maganda nga po yung china-challenge tayo, eh. Alam mo ba, kapag china-challenge ka, lalo kang nanggagalaiti, gumalaw ng gumalaw, ha? Lalo ka nanggagalaiti para umasenso, no? Kaya okay lang din yung mga problema. Sa akin nga po, may problema po ako. Pero sa akin, ano lang, ginagawa ko, iniisip ko kung bakit ko naging problema. Yung isipin mo kung bakit mo naging problema yon. So in the next run, no, alam mo na kung paano patakbuhin, 'di ba? Yung mga problema na ganyan, no. So, niyayaw-yaw ko lang din to kasi, guys. Is nangyayari din sa akin kasi. Unti-unti nangyayari sa akin. Kaya nakakapagbigay ako sa inyo ng advice, ng motivational story about sari-sari store na huwag ka mapanghinaan ng loob, ha. Totoo 'yan. 'Di ba? Nakakaloka yung yaw-yaw ko ngayon, no. So, ito mga niyayaw ko, yaw-yaw ko talaga, guys, is nasa puso ko talaga to, na gusto ko ikaw mag-improve ka rin bilang sari-sari store owner, bilang bagong sari-sari store owner. Kasi ito lang naman yung motivation natin sa ano, eh, sa ibang tao. Ito lang yung mabibigay natin sa ibang tao, no? Ano? Motivational talk, no? So, kailangan kasi to ng ibang tao para hindi sila mapanghinaan ng loob. Diba, guys? So, maski ako talaga mahilig ako makinig sa mga ganitong usapin, kasi mas namomotivate ako magtinda, magsari-sari store, gumising ng umaga, 'di ba? 'Di ba kahit tanghali ako gumising, pero kasi kahit tanghali naman ako gumising noon kasi alas 3 naman ako na madaling araw natutulog kasi nga nagtitinda pa rin ako, no? So eto naman ngayon, balik na naman sa ibang rotation ng pag-ano ko, pagtulog ko. 10 PM naman ang close ko, mga tulog ko niyan mga 11, bukas ko 7. So ayun, guys, no? Naiiba-iba talaga ang buhay, guys. So malay mo, no? Bakit hindi mo pa simulan ngayon magsari-sari store, 'di ba? Malay mo, ayan na pala yung ano mo, yung swerte mo, 'di ba? Kasi subukan natin yung mga bagay-bagay para malaman natin yung kakainatnan, 'di ba? Kasi kung maging mali man yung kahinatnan mo, magiging tama man 'yan. At least ganito, guys, sinubukan mo, 'no? Ang mahalaga, huwag ka lang susuko sa buhay. Hangga't may buhay, may pag-asa po tayo, mga kasari, 'no? So laban lang talaga tayo. Ito dito na naman, quarantine na naman, no? Hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Kasi, syempre, meron tayong tinatawag na pangarap mo, eh. Meron kang mission na gusto mong marating, eh. Kasi pag may mission ka na gusto mong marating at may pangarap ka, hindi ka magpapatalo dyan sa lungkot na yan, di ba? Hindi ka na magpapatalo dyan kasi alam mo na kung paano patakbuhin, eh, di ba? Diba? Maging malakas lang tayo sa lahat ng mga problema na mangyayari sa atin. Ang pinaka-importante sa lahat, no? Lagi tayong magsangguni talaga sa taas, guys. Ito po talaga yung pinaka-recipe ko talaga, guys. Na kahit papaano, 'di ba? Nakaka-motivate po ako ng mga tao dahil din po sa kanya. Pinagdadasal ko po yung pagyayaw-yaw ko dito na sana mabigyan ko po ng linaw sa inyo, no? So ayan na, guys, may bibili na. So maraming salamat po, guys, no, pangalawang vlog po natin to, no. Thank you for watching, guys. Na kung hindi ka pa nakasubscribe kay Madam Duday, please like, share and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Thank you. Pangalawang vlog, so na-inspire kasi ako. Mega super shout out kay Ate JBTV. Thank you.